karton at yung mga ano na hindi na namin magagamit at yung iba pa na kailangang itapon. Ayan, merong pwedeng mga bata magtapon dyan para alam nila kung paano mag-segregate lang. So ilalagay natin siya dito para pag may security na makatingin na nagpa-park kami, hindi kami mabibigyan ng multa. Kasi once na wala kang ganyan, magkakamulta ka talaga. So ngayon pupunta kami sa ano, magtatapon kami ng mga karton at yung mga ano na hindi na namin magagamit at yung iba pa na kailangang itapon doon sa isang lugar na nakasegregate na yung pwedeng itapon. Kasi kahapon naglilinis kami ng tindahan. Ayun sa likod, oh, may kahoy, may mga ganon. Tatapon namin yun ngayon. Sana makapag-video ako doon kasi yung asawa ko ayaw niya nag-video. Tingnan natin. Ay, OPT there. Churan. So, nandito na. Ayan, ang dami, oh. Hindi makikita, madilim. So, ayan, ang dami. Nakasegregate na yan. Ayan, oh. Bawat ganitong lagayan, iba yung pangalan. Kung saan mo ilalagay. Karton, metal, mga ganun. Ayan, merong pwedeng mga bata magtapon dyan para alam nila kung paano mag-segregate. Mga ganyan dito. Ayan. Maganda to. Na may pambata. Kasi, di ba nga yung mga bata minsan hindi alam kung saan magtatapon. Pero sa kanila merong nakalagay na ito bote na may color. Ito bote na walang kulay. So dyan nila itatapon. Oh, ang cute. Marami. Hindi ako makapag-video sa taas kasi against the light. Madilim. Tapos madaming tao nagtatapon. So, ayan. Dalawang ano dito eh. Pang negosyo. Yung mga negosyante, meron silang dun sila sa kabila magtatapon. Tapos yung mga normal na tao, pag gusto nilang magtapon, meron din dito kung saan kami nagtatapon. Kasi diba nga pag yung mga negosyante, mga business nila, mga malalaking mga kahoy, ganun. So meron silang sariling tapunan. Para hindi magkagulo. Natapos yung asawa ko. Nagtatapon kasi siya ng mga ilaw. Mga sirang ilaw. Hala! May nag-ano dun? Ha? Huh? May nag-i-griba doon. Ang mga kahoy na pinaliit nila. Tingnan nyo yan. Ayan. Turan. Ayan. So, pauwi na kami. Tapos na kami magtapon. Oslo, Stockholm. Yung Oslo kay pa Norway. Yeah, diba? Oslo, Norway. Yan. Pwede magsasakyan na punta doon. So, nandito na naman kami. Ito kasi talaga yung mahirap dito sa Sweden kasi laging malamig kahit maaraw. Ayan, may binili yung asawa ko. So, ayaw kong umalis. Dito lang tayo sa sasakyan. Ayan, palibasa, hindi ako na marunong mag-drive. So, kumusta ang buhay? Alam niyo ba, mahirap na ngayon bumili ng mga ano kasi halos lahat na yata ng mga influencer. Ng mga sikat, meron ng kanya-kanyang beauty product.
Hindi ko alam kung ano na, kung saan na bibili. Ang dami ng ano eh. Mga beauty product, kanya-kanya na ng ano, naggawa ng pangalan. Bakit ang daming nagpo-promote ng ano, ng games, no? So, dito banda, dito na area, bawal magparking pag walang tinatawag na Cueva. Ayan siya, oh. Kikita nyo. Ayan, Cueva. Ang Cueva na tinatawag ay parang ganito. Meron ako nito eh. Galing sa ibang lugar. Sa I Love You. I Love You. Ang tawag. At saka sa excursion yata. Ito, halimbawa yung ganito. Cueva. Ang tawag dyan. So, ayan. Kumuha yung asawa ko. So, ayan nga. Tapos, ito yung tinatawag na nung nasa U kami. Ang pangalan ng lugar ay U. Ito siya. I Love You. Ito yung Cueva doon. Tapos, yung asawa ko, kararating lang niya. Nagbigay siya ng Cueva mula sa Rusta dito sa pinaparkingan namin ngayon. Ito. Bago ngayon lang. So, ilalagay natin siya dito para pag may security na makatingin na nagpa-park kami, hindi kami mabibigyan ng multa. Kasi once na wala kang ganyan, magkakamulta ka talaga. Kung may security. Pero kung matsambahan na walang naka-check, de, swerte mo.